lahat mga kababayan ko na minamahal na Pilipino. At nagpapasalamat ako marami dahil meron ding participation ng Japan sa pagpapalaya sa bansang Pilipinas noong World War II. Kaya parang nagbuwis din sila ng buhay para sa Pilipino. Baka sa panahon ngayon, na-reduce yung problema ng Amerikano kung pag-uusapan natin ngayon na magkong sakasakali lang at sana wag naman po mangyari. Kaya nga, dapat ilabas natin yung pagka-Pilipino natin at ipaglaban natin yung kasaysayan natin. Paano ang Pilipino nagsimula rito? So, ituloy natin yung nabitin. Ano? Na-reduce yung, kumbaga, areas na dapat i-reclaim ng Amerika, Pilipino at Japan dahil doon sa World War II. Kasi prior World War II, talagang ang INTSEK ay kung ano-ano na ang nilalagay nilang pangalan diyan sa dagat na para ma-reclaim nila na sila ang gumawa noon, sila ang founding father noon. Dahil kung hindi nangyari yung World War II, ay New China talaga, ang Pilipinas ay New China ng matagal. So ngayon, nagaw ng Japan yung mga islands na yon sa China. Kaya nangyayari yun ngayon pag-aangkin naman itong si Xi Jinping na ang founding father ng Eden na tinawag ni si Rizal na kanyang bansa sa first paragraph, line 2, and 13th paragraph, line 2 hanggang 5. Interlocking paragraphs po yan. Eh matagal na sana tayo palang nasakop ni Emilio Aguinaldo. Kasi tinawag na ni Emilio Aguinaldo na bayan or state ng Fujian, China, itong bansa natin. Yun pala ang pinakadahilan kung bakit sabi ng ating pambansang bayani na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy ng Xiamen at Fujian province sa mabawong isda. Ano po? So, panoorin po natin yung kabayanihan, ano po? Yung nationalism ng Japanese, no? Sa kanilang bansa. Ano? Na ipinagtanggol nila ang Amerikano at saka ang Pilipino para hindi makuha ng China ang buong China Sea. Yun po yan. Kaya nagtanggol din ang Japan. Kaya lang nagkamali siya ng enemy dahil hindi niya kilala si Rizal. Eh kung kilala ni ng Hapon si Jose Rizal, nakatulad ng pagkilala ni U.S. Representative Henry A. Cooper right after na barilin siya at patayin ng NPA na si General Emilio Aguinaldo, General pala yun ng People's Liberation Army. Yan po ang nire-reinvent ngayon ng mga witchcraft historian na Chinese-Filipino citizens dito sa Pilipinas. So, lumalabas sa analysis na dahil sa decree ng Maura Law ng Europe under the administration of Spain in the Philippines, eh ginawang katiwala itong INTSEK na ito na sangli noong 1594 yung pamilya nila. At itong mga sangli na ito ang first convert ng Catholic na fisher of men. Habang nagsusulat pala yung Catholic ng kasaysayan ng Spain dito sa Pilipinas para gawing teritoryo ang Pilipinas, nagsusulat din ng kasaysayan
gumagawa ng sariling Bible itong si Emilio Aguinaldo para maging probinsya. At yan nga po yung last claim ni Xi Jinping noong November 19, 2018, diyan sa bilateral table na tinawag ni Xi Jinping at ng People's Liberation Army na kaibigan na matalik ni Corazon Aquino na isang taga-Syamen o taga-Amoy, no? Na itong People's Liberation Army na ito ay dating kabataang makabayan na nagsisigaw dyan sa US Embassy at dito sa mga Pilipino dito na naghahamon ng digmaang bayan. So, ang akala nila talaga ay bayan nila. Bayan ng probinsya ng Fujian ang Pilipinas dahil itong si Emilio Aguinaldo ay isang taga-Amoy or Syamen. Yung pong pinagmula ng 6.4 billion shabu. Akala ng mga taga-Amoy o taga-Syamen at taga dyan sa Jingjiang at lahat ng taga province of Fujian, yung mga kabataan, no? Inakala nila talagang INTSEK si Rizal. Kaya ang lumalabas sa founding father ng Pilipinas ay hindi yung sinasabi ni Dr. si Rizal na Diyos sa paragraph 13 dahil minanipula matapos patayin at ilibing ng lihim, ano, ng mga INTSEK na pare at ng mga gobernadorsilyo, army ng Spain, ang ating pambansang bayani, na kung tutuusin, existing na ang Chung Hok Tong Temple at ang mga INTSEK, 302 years bago nila i-summary execution by extrajudicial killing. Itong si Dr. Jose Rizal, yung katipunero, lahat yun, pinatay lahat ng NPA na tauhan nitong si Magdalo. At pagkatapos, no, pinatay nilang isunod itong si Andres Bonifacio. So, kung yung mga Catholic yan, kung Catholic yung mga Pilipino na yan, na pinagpapatay nila, ay dapat ibinuro nilang mauna yan dyan, hindi na nila yan pinatay. Hindi po ba? Dapat ipinagtanggol nila ang Pilipinas. Isinuko ng mga paring Kastila at mga gobernadorsilyo ang kanilang buhay sa pagsasalang pagpatay sa mga Pilipinong bayani. At yan po ay nakasulat sa paragraph 2 na ang mga Pilipino ay Pilipinong nagtanggol sa bansa ay hindi pa sundalo. Kaya hindi pwedeng bintangan ng witchcraft historia na mga na pumatay kay Dr. Jose Rizal ay sundalong Pilipino. Dahil ang sundalo ng Kastila ay lumalabas ng mga Chinese-Pilipino. Yan ang papatay na Pilipino na yung nagtatanggol sa bansa ay hindi sumuko doon sa bandila ng Spain at hindi sumuko sa People's Liberation General ng Catholic Church. So kayong mga Katolikong pare na INTSEK, ano, tigilan nyo na yung pagbabautismo ng People's Liberation Army dahil ang anghel ng Pilipinas ay anghel ng Diyos, hindi anghel ng China. Ay lumayas na kayo sa simbahan, doon kayo magtayo. Doon kayo magtayo ng simbahan Katoliko sa ano, sa Amoy, doon sa Syamen. Yan pala yung lihim ninyo. O sige, panoorin natin. Kayong mga pare, magpasalamat kayo sa Japan saka sa Amerika dahil ipinagtanggol na nilang matagal yung 7,641 islands. O, manood po tayo, ha? I'm not sure. Fabulous spices, rare gems, and
China's first giraffe. Wow, cool. I love giraffes. But Grandpa, all this was a long time ago. Why the big fuss over the South China Sea now? It's quite complicated. You see, the French took away 9 islands in the 1930s. Then came the Japanese, who seized even more. China got them back after the Second World War, and they were recognized as China's on maps. But then, huge oil reserves were discovered there in the late 1960s, and other countries decided maybe they didn't want China to have them. So yun po ang dahilan, ano, yung sinasabi natin na 1960. At napakahalaga yung yung taon na yan, ano, sapagkat dyan lumabas yung mga kabataang makabayan na lumusot dyan sa Philippine immigration, dahil malakas pa ang lagayan dyan, yung suhol ni Aguinaldo malakas pa, kaya maraming mga INTSEK ang pumasok dito at nang matutong magtagalog, sila na daw yung may-ari ng Pilipinas at ang ancestors daw nila ang gumawa ng 7,641 islands of the Sea Orient na nilalang ng Diyos dito sa region of the Sun of the Milky Way Galaxy sa Eastern Hemisphere of the planet Earth. Na itong mga kabataang makabayan ito nag-i-struggle, hindi naman nila naiintindihan pala yung last farewell. Kaya hindi nila maintindihan dahil itong si Emilio Aguinaldo, ang akala ng maraming Pilipino, siya ang gumawa ng last farewell ni Dr. Jose Rizal. Pinakialma niya lahat ng sinabi ni Dr. Jose Rizal na bansa ay tinawag niyang bayan. Kaya itong mga kabataang makabayan na mga ruling class ngayon na nakaluklok na dito sa buong Pilipinas, ay iniinsulto ang bayaning si Dr. Jose Rizal. Wala na daw tayong bayani, at bukod sa wala tayong bayani, ay probinsya na daw ang Pilipinas ng China. Ano po? Kaya pag pinagbasihan mo, lahat ng problema ng Pilipinas sa taxman o kahit na ano sa nakawan, ay may kinalaman sa pagiging probinsya. Kaya ninanakaw nila ang tax dahil sa agawan ng teritoryo, kasi gusto nilang palabasin na ang mga Pilipino nagbibigay na ng tax kay Emilio Aguinaldo after napatayin nila si Dr. Jose Rizal. Ano po? Yun ang lumalabas. Kaya inaagaw ng mga INTSEK itong bansa natin. Ganun po yan. At tingnan mo, pag pinagmasdan nyo po, ano, tingnan nyo, ang ginawa ng INTSEK na ABS-CBN, ano, inalaw nila sa halip na ikundinahin nila, ay sinabi pa ng pinagsalita niya pa nila itong si Xi Jinping na ang China daw ay may shared history doon sa sinasabi ng si Rizal na Eden na ang Diyos ang naghahari, ang gusto nila maging hari din pagkatapos ng Diyos. Ayan po yung shared history na sinasabi, ano? Kaya itong ano channel to ay sangkot ito sa malawakang disinformation, sa pagpapalaganap ng fake history. Kaya itong ABS-CBN at Channel 7 ay Fisher of Men. Ano? Na ninakaw nila yung quote na yon ay sa Bible din. Hindi nyo pwedeng paglabanin ng Bible laban sa Bible. So, itong mga Fisher of Men at saka Fisherman nila, wala silang kinikilalang iba kung hindi ang lumalang ng Pilipinas. The founding father of the Philippines came from Fujian. Ano po, hindi po galing sa langit ang Diyos, dahil galing daw doon sa Fujian. Nalimutan nilang pikiin yung Diyos kung paano mamanipulahin yung
Eden na sinasabi ni Dr. Si Rizal. So dahil sa ang ancestor nila ang gumawa ng Pilipinas, ay pwede na nilang gawing New China itong Eden. Yan ang pinalalabas itong mga anak ng hayop na dragon. Ano po? So ngayon, dadako po tayo dito sa sinasabing agawan ng teritoryo dahil malaki ang epekto niyan. No? Katulad halimbawa na itong sinasabi na ito, ano? Itong si Julius, si Julius Babaw, tingnan nyo sa listahan ng mga INTSEK, ano? Hindi rin niya kilala. Sa halip na purihin niya ang pambansang bayani bilang sumuko hindi sa dayuhan at hindi sa sariling paniniwala, kundi sinuko yung buhay niya at huling hininga ng Diyos na nasa kanyang kaluluwa, hindi sa bandila ng INTSEK at hindi sa dugo ng China. So pakinggan po natin itong INTSEK na si Julius Babaw, ano, itong witchcraft historian na ito na taga-bulag, ano, kabataang makabayan din po yan. Eh, hindi maitatangging kasama si Gato Sir Rizal sa sentro ng pagdiriwang. Bukod kasi sa kilala siya bilang national hero, si Rizal din ang may tuturing na pinakasikat na bayani ng bansa. Pero alam niyo bang hindi pa siya opisyal na pambansang bayani? Ibandila mo, Jasmine Romero. Tingnan mo ito, mga loko-loko na ito, ano? Di daw pambansang bayani. Eh paano ang Pilipinas naging bansa kung hindi siya pambansang bayani? Sinong nagsabi na hindi siya bayani? Ay nagbuwis siya ng buhay. Hindi para sa mga INTSEK at hindi para sa ABS-CBN at hindi sa para sa inyong mga loko-loko na mga media. Kaya mauubos ang kayamanan ninyo, yumaman kayo dahil sa ninakaw ninyo tax, kasama kayo sa madidimanda kayong lahat ng mga Pilipino-Chinese na nandyan sa listahan. Dahil kayo ang pinakagunggong na tao sa buong planeta. Ano po? Bakit gunggong? Ha? Bakit gunggong ang mga INTSEK? Kaya po natin sinasabing gunggong ito mga INTSEK, no? Paulit-ulit nating sinasabi na hindi po din yung ilakip ang kasaysayan ng bansang Pilipinas para gawin ninyong bayani yung ancestors nyo na maging siyang founding father ng buong Pilipinas. Kasi binabanggit ni Dr. Si Rizal na hindi niya minahal yung mga magnanakaw at mamamatay tao at mangluluko. Ano? Prohibited dyan lahat dito sa sinasabi niya na kung saan yung bansang Pilipinas ay naandito sa rehiyon ng araw. So hindi pwedeng i-claim ng mga INTSEK na yung rehiyon ng araw na kinaruroonan ng bansa ni Dr. Si Rizal ay pag-aari ng mga ninuno nila dyan sa China. Kaya wala pong hindi po pwedeng yung Sea of the Orient ay at saka yung mga isda noon, lahat ng kaluluwa ng isda, yung hininga ng buhay na nasa mga hayop at nasa mga tao, hindi pwedeng kamkamin ng INTSEK, ano po? So ang ibig sabihin dito, kayong mga media, isuko nyo. Kung si Jose Rizal ay nagsuko ng kanyang buhay, hindi sa ancestors ninyo, kundi sa bansang Pilipinas na piniki ni Emilio Aguinaldo, pinili ni Emilio Aguinaldo na hindi mag-suicide dahil may kasalanan siya o magpa-firing squad. Pinili niya na lukuhin muli ang Pilipino at tawaging bayan itong perlas ng silanganan. Wala pong giniliw na bansa si Dr. Si Rizal na sinabi niya na bayan, ginigiliw kong bayan. Treasured region of ancestors, Chinese ancestors. Pinili ni Dr. Si Rizal yung kalangitan na kung saan nanduroon yung araw, yung stars, yung moon na sinasabi ni Dr. Si Rizal na kanyang maging witness.
Let the moon see me in its soft and tranquil light. So he's not looking after the fabricated history of root ancestry of Rizal, which has been made by God outside of the dust of the soil of the Eden. Wala pong bansa ang Diyos na kung saan nilalang niya ang unang tao sa Pilipinas na tinatawag niyang Eden, na bago likahin ang kanyang katawang laman ay nag-import siya sa INTSEK ng lupa at putik para i-anyo yun sa mga Pilipino. At hindi nanghiram ang Diyos ni Dr. Rosie Rizal nang hininga mula sa INTSEK. At hinintay muna yung INTSEK na tumawid galing southeast coast of China from Jingjiang Fish Pond, southeast coast of China. At nang dumating ito si Mr. Domingo Lamco na sinasaksihan ni Emilio Aguinaldo at ng lahat ng mga Chinese Chamber of Commerce, sa kanila lang ng Diyos yung mga Pilipino. So hindi po ganyan, ano, mga fisher of men, lumayas na kayo dito. Ang kawilin nyo, yung bunganga ng lolo nyo dun sa China. At silang ilibing ninyo. Mga gahaman lang talaga kayo kaya hindi nyo maintindihan. Pinilit ninyong hindi maintindihan itong sulat ni Rizal dahil sa pagiging gahaman ng mga ninuno ninyo at ng kanunuan ninyo, kasama kayo lahat. Kaya malaking pagbabayaran ninyo dahil 50 years kayong pumatay at nanling lang ng mga Pilipino, kayo pala yung mga NPA. Kayo yung pumatay kay Rizal dahil doon sa pang-aagaw ng lupain under Spain, under Maura Law. Ngayon, ang pinagpapatuloy ninyo, kaya gumawa kayo ng flag para maipagpatuloy ni Emilio Aguinaldo ang pagnanakaw niya ng mga teritoryo at isurrender ang buong bansa sa ninuno ninyo. Dito wala pong pinagsurrenderan si Dr. Rosie Rizal. Sorry. Kung hindi ang bansa niya na kanyang buhay at hindi niya isinurrender yung buhay ng Diyos sa bansa niya, hindi niya isinurrender yung buhay ng kaibigan niya nitong sweet foreigner, yung isang citizen dito ng ating bansa, hindi niya kinuha ang buhay para isurrender sa China. Kundi ang buhay mismo niya ang kanyang hinayaang patayin nitong mga mananakop na Gobernador Silio at mga kamag-anak nitong Gobernador Silio. So dapat maintindihan natin mga Pilipino na hindi pwedeng gawin ng ABS-CBN na generator ng kasinungalingan yung kanilang bunganga, na yung Burning Sun ay magkatulong sila ng ABS-CBN at saka Channel 7, Channel 2, Channel 4, Channel 13 and Channel 4 na gawin din yung kalangitan para gawing mangmang yung mga Pilipino na ang gumawa ng langit at ng lupa at ng karagatan at ng mga planeta ang 7,641 islands of sea mountains, valleys, ocean, space, and atmosphere na binabanggit ni Dr. Rosie Rizal dito sa paragraph 12 ay ang gumawa nito ay itong mga INTSEK. So dito pinatutunayan ng pambansang bayani na mga ignorante itong mga Chinese-Pilipino. At hindi lang ignorante, talagang sinadya nila na linlangin ang buong mundo sa pagpapabricate ng Peking history ng Pilipinas para sa kanilang ancestor sa China from the time of Emilio Aguinaldo at the time na iwagayway itong bandila ni Emilio Aguinaldo at ginawa lang pambalot at ginagawa nila ang mamatay ng dahil sa ancestors nila sa Fujian, China. Na ang pinaglalaban pala ay hindi ang Pilipino, hindi ang bansang Pilipinas, kung hindi ang kanilang human ancestors. Hindi yung Diyos. So, yan ay malaking kabaliwan. Ano po? Na hindi pwedeng ipamana ninyong mga INTSEK sa inyong mga anak. Tatadya ka ng mga anak apo ninyo ang inyong ginawang kalukuhan, ang inyong puntod
kasi nakakahiya sila sa buong mundo. Ano, yung pamimiki, hindi pwedeng piliin ninyo, pikiin ninyo. Ano, dahil sa tamad kayo, ha? At umaasa lang kayo sa pagnanakaw ng kasaysayan ng sangkatauhan, ay mangluluko kayo. Sa halip na maghirap kayo mang isda dyan sa karagatan, ay kukuhain nyo ang Pilipinas at sasabihin nyo, pagkatapos nyong tumawid, kayo ang founding father ng New China sa pamamagitan ng People's Liberation Army, ha, na si General Yefe. Ha? Ipinagtanggol kayo ng isang General Yefe na pumatay ng maraming Pilipino dyan sa Quezon. Meron bang heroism na patayin mo ang Pilipino? Paragraph 5. Sinabi ni Jose Rizal, hindi pwedeng gamitin ang dugo niya sa terorismo. Sabi niya, I die to give you life under your sky. So kung may kalangitan kayo sa utak ninyo, ay magsilayos kayo sa Pilipinas at patayin ninyo yung sarili ninyo mga anak, ibitin nyo sa kahoy at painumin nyo ng droga. Nangaagaw lang kayo ng bansa, mag-i-import pa kayo ng droga dyan sa China. Kaya maraming nadadamay na Pilipino dahil sa katangahan at kasakiman yung gago kayo. I'm sorry, pero totoo yan. How can you celebrate 50th anniversary and enjoying the blood of the Filipino people for more than 123 years from the time that they assassinated all Katipunero, including Dr. Jose Rizal and Andres Bonifacio for the sake of Maura Law. At ngayon, ginagawa ninyo yung Maura Law ay New Silk Road. Gonggong, yung Silk Road ninyo, kainin ninyo. Doon kayo gumawa ng Silk Road doon sa Mercury. Yun, kung kayo ang totoong founding father, kung kayo ang founding father, na sinasabi ninyo ng Pilipinas, siguro kaya nyo rin gawing New China yung Mercury. So, pinipilit nyo na meron kayong shared history. Ang shared history nyo ay yung pagpatay nyo kay Dr. Jose Rizal at pagtatago ng kanyang bangkay dyan sa Paco Park, na how many meters away from the Sangli Gobernadorcillo? How many meters away? 2 years pa natagpuan ng Amerikano, buto na, walang kabaong, walang saplot. Ginawa ba ng Pilipino sa inyo na ilibing kayo sa sariling bansa nila? Sariling bansa ninyo? Kung dadayo kayo dito at revolusyon lang ang gawin ninyo, umuwi kayo sa China, pagpapatayin ninyo yung sarili nyong ancestors. At doon kayo gumawa ng propaganda. At bigyan nyo ng award at trophy yung mga anak ninyo at magpasalamat kayo sa Diyos ninyong ancestor at napatay ninyo yung sarili nyong laman at sarili nyong kaluluwa. Mga inutil. Yung pera, yung mga ninakaw ninyo, Lopez, i-abandon na mo yung pagkontrol sa tubig dahil yan, hindi namin binibili yan. Nang dumating kayo, libre yan. Yung mga ninakaw ninyong tax, ikaw, ano, Lucio Tan, $900 million, times 2, 1.8 billion dollar ang ninakaw niyo sa Pilipino, ay ibabalik ninyo yan. Conglomerate kayo ng SM, may bayaran kayo sa Pilipino yung mga ninakaw ninyong tax at saka ninakaw na history, nakasama kayo sa pamimiki ng history dyan sa Xinjiang. Ano? So, hindi pwedeng ganyo na mag-iimbento kayo ng history after ng terrorism nitong mga apo ninyo. Ayan yung mga apo ninyo na hindi marunong magbasa. Yan ng mga INTSEK, oh. Ayan, oh, si Sara Ilago, ha? Isang international criminal. Dahil hindi nila alam kung paano basahin
ang Mi Ultimo Adios. Ayan si Sara Ilago, kabarkada yan ni Duterte. Ah, nandun yan sa kanyang meeting ng panahon. So, yan pong mga ganitong kabataang INTSEK na ito na nag-aaral dito. Kaya dapat ipasara yung mga eskwelahan ng INTSEK na yan dahil yan ang papalit. Yan yung mga nagrarally na ayaw sa ROTC kasi gusto nilang sakupin ang Pilipinas at sila yung New People's Army. Kailangan talaga na malawak ang deportation sa mga INTSEK. At kailangan mag-issue ang International Court ng order na isara na ang lahat ng Chinatown sa buong mundo dahil sila ang namimiki ng kasaysayan ng buong mundo. Patayin na lang siya. Ano po sinabi? Sa dialysis center. At tanggalang kaya yung ano. Kaya ang ginawa na lang namin, mas pinili ng mga pamilya niya, yung mga kapatid niya na bumili na lang ng kabaong at tanggalang mag-desisyon na huwag na lang siyang dalhin sa dialysis center ng ilang araw. Yung isang buong linggo, patayin na lang siya. Eh po si Sara Ilago. Mahirap din po. Iniyakan mo yun. Iniyakan ko rin po. Na nag-sprout dahil may mga punta. Ayan yung simbolism po ng PDP laban. Oh. Simbolism nila Kuri. Okay, no? Ayan yung mga INTSEK yan. Oh. Kita mo. Hindi mukhang Pilipino yan. Yan yung mga lalaki ang panga niya na singkit. Yan mga buang na yan na umiinom ng dugo for 50 years. Dapat i-expelled na yan sa buong Pilipinas. Wala silang karapatan na gamitin ang dugo. Dapat sabi ng pambansang bayani, isuko nila ang buhay sa bansang Pilipinas. Hindi yung pasukuin yung bansang Pilipinas sa kalukuhan at katangahan itong mga anak ng China na ito. Ano po? So ito po si Lucio Tan, katulad nito, ano, involved yan sa pagnanakaw ng kasaysayan ng Pilipinas. Po. Sa gitna naman ng agawan sa teritoryo, kinikilala sa isang lungsod sa China ang ating bayani na si Dr. Jose Rizal. So sila, pag magsalita sila, bayani na lang nila si Jose Rizal, hindi na pambansang bayani. Kaya yung ano, connection ng sinabi nito News 5 at saka Channel 2 ni Julius Babaw, ay hindi nila kilala kung sino yung pambansang bayani. Hindi nila sigurado kung si Rizal ay pambansang bayani. Ano po? Ito namang isang ito, bayani na lang niya kasi wala na siyang bansa. Kasi ang kinikilala nilang bansa ay yung China at ang Pilipinas ay state of nation of China. So ito lang po natin. Si Pepe kabilang sa mga bida sa celebrity wall sa Jinjiang City. Yan ang ineksyonan ni Michelle Orosa Ople. Ang Jinjiang City sa Fujian Province ng China ay isa sa mga tinatawag na economic powerhouse ng China. Parte ng tinatawag na Maritime Silk Road na sentro ng kalakalan. Pero sinong mag-aakala na sa gitna ng maunlad na syudad ay binibigyang pugay ang ilang mga Pinoy? Sa celebrity wall na nagtatampok ng kasaysayan ng Jinjiang, makikita ang isang mukhang kilalang kilala ng mga Pinoy, si Dr. Jose Rizal. Dito raw kasi nang galing ang ninuno ng ating pambansang bayani na si Domingo Lamco o Ke Yinan sa Chinese. Nag-migrate si Lamco sa Pilipinas at naging isang kilalang negosyante. So kita niyo po yan, ano? Negosyante si Ke Yinan at gusto niyang ibenta sa mga Pilipino ang sariling perlas ng Diyos na binigay sa kanila. Pwede bang ganon na kukuha mo si Rizal tapos sasabihin mo iyon na ang Pilipinas, kayo na ang founding father dahil kinuha nyo. Ha? Sa halip na sumuko itong si Domingo Lamco sa bansang Pilipinas, ano? At magpa-firing squad sa kasalanang pagnanakaw ng dugo ni Dr. Jose Rizal, ha? Para patayin ang kasaysayan ng civilizations ng Pilipino o i-assassinate at ilibing sa ilalim ng alikabok ng kanilang
mga ancestors. Sa ilalim ng kasinungalingan ng breath of life na mula dyan sa bunganga ng hayop na dragon, no? Hindi nyo pwedeng angkinin ang Eden ni Dr. Jose Rizal dahil Diyos ang may-ari noon. Hindi si Jose Rizal, hindi ang ancestors ni Jose Rizal. Kaya nga si Dr. Jose Rizal tumatawag ng panalangin sa bansa na nasa malayong silangan na nasa rehiyon ng araw. Paragraph 10. Hindi niya tinawag ang mga ancestors nila Lucio Tan at Henry C. 就是在整个的菲律宾影响力是很大的. We just want to show our respect to him. We admired him, and so we also built a square to commemorate him, and he is a hero. Ayon sa lokal na pamahalaan, sa mahigit 1 milyong Chinese na nasa Pilipinas ngayon, karamihan ay may ancestral roots sa Xinjiang. Kasama na rito ang ilang business tycoon kagaya ni Lucio Tan at Henry C. Okay, tanyo po. So sila na ang gumawa, yan po yung mga founding father ng Pilipinas. Kasama si Henry C, lahat ng nakikita niyong INTSEK dyan, no? Sa talaan ng mga INTSEK, ano? Na sinasabi natin na dito nagmula ang krimen lahat. Ayan, list of Chinese Filipino. Sila po yung sinasabing founding father ng Pilipinas. Tinawag niyang bayan ng Pilipinas noong 1898. Na hindi naman tinawag ni Dr. Jose Rizal ang Republika ng Pilipinas na bayan. No? Ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, bago dumating ang First Republic of the Philippines, bansa na ang Pilipinas. At yun ay bansa ng Diyos, Eden. Bago dumating ang sangli o mga INTSEK na ito, bansa na ang Diyos at hindi bayan. Basahin niyo pong mabuti ang paragraph 1, paragraph 2, paragraph 8, 10, and 13. Hindi bayang magiliw ang bansang Pilipinas na nasa perlas ng silanganan. Hindi bayan na magiliw ang Eden, ang Lost Eden. Kaya ito isang kriminal. Pagkatapos niyang patayin si Andres Bonifacio at saka si Emilio Aguinaldo, pinatay niya yung kasaysayan ng Pilipinas at pinatay niya yung literatura ni Dr. Jose Rizal para sa panahon ngayon ni Duterte, kamkamin ng China sa pamamagitan ni People's Liberation General Yefe ang dugo ng Pilipino na kanyang pinatay sa pagkikipaglaban upang itatag ang New China. Ito. Ha? Ayan po. Pakibasa na lang pong mabuti, ano? So, ngayon, ang pinag-uusapan natin, ha, ay itong mga listahan ng mga founding father of the Philippines. Si Corazon Aquino, tinanggal niya sa 1935 and 1973 Philippine Constitution sa preamble yung salitang bansa na 5 beses sinabi ng Dr. Jose Rizal na beloved country. Saan ka makakakitang dayuhang katatanggalan mo ng bansa ang pambansang bayani? At sasabihin ng mga media ngayon ng 1987 constitutionalist at witchcraft historian na network ng media ng China sa Pilipinas na hindi bansa ni Jose Rizal ang Pilipinas at ito'y province of China. At ano pang ginawa nito? Yung dugo ng Fujian Chinese na founder ng PDP laban ay ipinila niya at ibinurol niya para palamasing ang anak niya, ang asawa niya, ay pinatay ng military dahil may military terrorism. At ngayon, sa panahon ngayon, after 33 years, ang pinalalabas ng mga media na gumawa ng 1987 Constitution at 1986 People's Power, pinalalabas nila ang pumatay kay Dr. Jose Rizal ay mismong mga Pilipino na sundalo raw
Paano magiging sundalo yung mga Pilipino na isinulat ni Dr. Si Rizal sa paragraph 2 na hindi pa sila sundalo? Sila ay mga katipunero na lumalaban sa gobernadorsilyo, mga militaring INTSEK ni Emilio Aguinaldo na kumuha ng puwersa sa China upang kalabanin ang mga katipunero at pinagpapatay nila sa kagubatan kung saan saan. Dahil sila yung mga NPA noong panahon, yung mga katipunero, at yan din yun, NPA ngayon. Kasi ito, babae na ito, ha? Kunwari, tinawag niyang NPA, yung People's Liberation Army. Kaibigan niya, itong si General Yefe, na bitbit ng kababata ni Duterte, na taga-Syamin din, itong si General Yefe. Bitbit nitong si Xi Jinping. So, Duterte, taga-Syamin, Shabu, taga-Syamin. Xi Jinping, taga-Syamin. General Yefe, taga-Syamin. Kaibigan ni Duterte, prinumot siya ni Duterte. Eh, ano pa? Oh. At lahat yan, mga nabautismuhan ng Katoliko. Sangli. Oh. Kaya sabi ng mga isda, nagpapangalan sila ng mga pangalan kahit sa isda, kahit sa bato. At yan na po yung resulta ng Nine Dust Line. Oh. Eh kung may pangalan na Chinese yung bato, yung isla, yung mga shoal, at may pangalan na ang Pilipinas ng New China, ay perlas ng silanganan ay China. Nawala yung boundary na Sea of the Orient. Ay hukayin dapat para tanggapin natin yung kasaysayang yon na kung sakasakali, kung tinatanggap nating anak si Rizal ng INTSEK na pinatay ng mga Pilipino, ano? At pinatay ng Diyos dito sa Pilipinas at pinatay ng sweet foreigner dito sa Pilipinas, ang apo ng China. Ay tanggapin natin totoo yon. Kung totoo yon, ay di patunayan ng mga INTSEK, kaya nilang hukayin yung boundaries nila dyan sa Russia, sa India, sa Cambodia, sa Vietnam, at saka dyan sa Korea, at Japan, at saka dyan sa Tibet. Hukayin nila yung political boundary dyan at lagyan niya lang kanal para dumaan yung tubig dagat. Tapos, sabay-sabay nilang itulak yon patukod dito sa Sea of the Orient. Ilagay nila dyan sa gitna ng Pasipiko. At sabihin niya, Pearl of the Sea Orient ang China. At ang Pilipinas, Province of the Pearl of the Sea Orient. Hoy! Mga mangmang na INTSEK, bumalik na kayo. Binigno Aquino the Third. Anong ginawa? Kuwari pa, hiru-hiru pa kayo. Ninakaw mo si Dr. Si Rizal, ginawa mo ng address kung saan siya nakatira. Nakatira siya sa Shang Gou Cun Village, doon sa palaisdaan ni Kienan. Oh. Alam mo ba yung sinasabi ni Dr. Si Rizal sa paragraph 1 at saka sa paragraph 4? Yung pangarap ni Dr. Sirsal sa paragraph 4, my dreams when scarcely adolescence, my dreams when a young man already is to see you, jewel of the sea, Orient. Oh, kayo ba yung jewel? Mukhang jewel ba kayo? Nasa dagat ba kayo? Ay ilubog muna yung lahat ng ancestors mo dito sa China at gawin natin perlas ng silanganan. Ang sinasabing address ni Dr. Si Rizal, hindi address ng mga tao dyan sa Jingjiang, sa Shang Gou Cun Village, na yung perlas ng silanganan na naandun nakalubog sa palaisdaan ni Domingo Lamco. Ang sinasabi ni Dr. Si Rizal, mayroong perlas na nakalubog dito sa karagatan, sa Eastern Hemisphere, sa Western Sea of the Pacific Ocean na tinatawag niya na Sea of the Orient or Sea of the Far East, ha? Ay nakalagay doon yung address ng bansa niya. Yun ang address ng bansa niya, na ang bansa niya matatagpuan lang sa karagatan ng malayong silangan. Hindi doon sa pispand ng Shang Gou Cun Village. At bukod doon, ang karagatan ng Eastern Hemisphere ng planeta na ito ay hindi nakalagay sa binhi ng INTSEK.
kung hindi inilagayan daw ng Diyos ni Dr. Si Rizal sa kalangitan. Kaya nga sabi niya, let the moon see me. Oh. Di ba? Meron pa sinasabi siya, burning sun, hindi ba? Na itulak yung kanyang mga mithin, yung kanyang mga pangarap, na may itulak ng nagbabagang araw. Ha? Ganun katindi siya. So, ang sinasabi niya, bansa niya, nakalagay sa region of the sun. So, hindi niyo pwedeng ilagay doon na si Osirisal ay son of China dahil wala siya doon sa palaisdaan ninyo. Nasa region of the sun ng bansang Pilipinas sa Sea of the Orient ang binhin ni Rizal. So kayo, mga mangluloko, kaya yung PDAP scam, ibalik nyo na. Ha? Kayong mga sangli. Ha? Sa iyo sumuko si Janet Napolis. So bakit isasama nyo sa listahan ng mga magnanakaw si Dr. Si Rizal na hindi naman ni Rizal ni Dr. Si Rizal ninakaw yung bansa niya sa mga Pilipino. Ni hindi niya ninakaw sa sweet foreigner, hindi niya ninakaw ang bansa niya, ha, sa harapan ng Diyos at sa harapan ng kanyang kamag-anak. Oh. Isinama niyo sa mga mamamatay tao na si Maria Sison, yung dugo ni Dr. Si Rizal. Eh di ba ang sabi niya, ha? Ay yung dugo niya, yung bansa niya without stain of shame. Ah, itong mga mamamatay tao na ito na founder ng New China. Ah, kailan naging New China yung Eden? Kailan? Oh, ito, sinama niyo si Rizal. Nagnakaw ba siya ng tax? Nagnakaw ba siya ng human identity ng tao? Ginamit ba niya yung dugo niya para isuko sa mga mamamatay tao na matatagpuan dyan sa paragraph 13? Sinuko niya ba yung dugo niya para gamitin sa ng People's Liberation Army sa giyera sa buong mundo o pangpatayin ang mga sweet friends ni Dr. Si Rizal na matatagpuan dyan sa paragraph 14. Hindi pwedeng nakawin ang perlas ng silanganan dahil ang may-ari ng kalangitan ng region of the sun at saka Sea of the Orient ay sinasabi ni Dr. Si Rizal ay iisa lang. Yung Diyos. Oh, andito pa si Marcos. 'Di ba? Ano sinasabi nung anak ni Marcos? Wala na daw tayong bayani. Oh, eh bakit wala nang bayani? Hindi niya kilala yung bayani. Oh. So, hindi pwedeng ganyan. Oh, ito, nag-suggest na kay si Jinping gawin daw province ng China ang Pilipinas. Oy, magbasa ka. Kung province ng mga lolo ninyong ulol kayo, kung ang bansang Pilipinas tinawag ni Dr. Si Rizal na province, ha? Bansa, beloved country. Ulit-ulitin ninyo yan. Mga gunggong kayo, nagpapamana kayo ng puro kasinungalingan sa apo nyo. Kumakain kayo ng kasaysayan ng Pilipinas. Ito, nagsasabi siya ng ano? Province of Fujian, China, dyan sa Quezon City. Lumayas ka na, Herbert Bautista. At tanggalin mo yan, tibagin mo yan ang ahas dyan na nakalagay dyan sa Banawi. Ha? Ikaw, tigilan mo na yung kababalita mo ng fake news. Ikaw, Chris Aquino, ha? Sumuko na kayo sa bansang Pilipinas, nagkasalang ang mga lahi ninyo kay Dr. Si Rizal sa pagnanakaw ng human identity. Oh, sino pa rito nandito? Bongo, ang sabi ni Si Rizal, first Chinese senator at maglalagay daw siya ng mamamatay tao dyan sa bilangguan. Gonggong, nahatulan na nga sila na nabilanggo na nga sila. Maglalagay ka pa ng mamamatay tao, loko-loko. Eh kung ikaw ang ikulong dyan at bantayan ka ng mamamatay tao, payag ka. Ingudgud mo yung bunganga mo dyan sa tae ng ano mo, lolo. Sino pa? O, Pampilo Lacson, ha? Pagsabihan mo yung mga ano mo dyan, mga kamag-anak mo,
na hindi province ng China. Mabait, parang mabait ka pa naman, sabi mo, di ba? Ipagtanggol mo ang Pilipinas na isuko ng mga kapwa mo politiko na INTSEK ang kanilang pagyayabang na ang Diyos daw ay ginawa ng Fujian China. Oh, Lito Lapid, ha? Puro movie ka. Ha? Ang dami mong baril, ang dami mong kutsilyo. Oh, ay bakit hindi mo ipagtanggol ang kasaysayan ng Pilipinas? Ay, ibig sabihin eh, kung ka rin, actor, movie director, politician ka rin, para gawa mo ng pangalan yung mga nagawa mo na project ng gobyerno na galing sa tax ng Pilipino. Oh, Alfredo Lim. Oh, ikaw ang may kasalanan, ginawa mong national hero ng Pilipinas na founding father ng 7,641 islands, itong apo ng China sa General Yefe, na hindi naman namatay para ipakipaglaban ang Pilipinas, ha? Kundi ang pinaglalaban ay New China at namatay sa Beijing, wala sa ilalim ng sky ng Pilipinas. Hindi pwedeng maging national hero yan. Bawal yan sa paragraph 5. Ang namamatay sa Pilipinas, ang sabi ni Dr. Si Rizal, ha, ay namamatay para magbigay ng buhay. Eh anong ilang buhay ang kinuha niya dyan sa Chaong sa pagtatangkol sa New China? Ay hindi naman yun ang kailangan niyong gawin. Diba, sumuko kayo sa bansang Pilipinas. Paragraph 1. Oh, ay mali na. Uwi na lang kayo sa China, Alfredo Lim. Isama mo yung mga anak mo. Oh, Marcos, ha? Sa halip na ipaglaban mo ang Pilipinas, ibinigay mo kay Aquino. Ay anong kanino ka namatay? Pagkamatay mo, ibinalot ka lang naman no sa bandila ni Emilio Aguinaldo. Kasi ibinigay mong Aguinaldo kay Aquino, yung bansa mo. Dapat ang namamatay, ha? Ay namamatay para sa bansa, hindi yung namamatay, yung buhay, tatakas ka sa Pilipinas, daladala mo yung ginto. At pagbalik mo, wala ka naman palang kasalanan. Yung ginto pala ay para daw sa Pilipino, pero ang Pilipino, province of China. Ay, anong klase kayong mga tao? Ay, umuwi na kayo sa China, pero iwanan nyo ang ginto ng Pilipino dahil hindi naman niya nakuha ng mga ni Marcos sa bulsa niya. Yan ay galing sa mina ng Pilipinas na minina ng mga INTSEK at saka Kastila for almost 400 years. Ay, yung 123 years na ninanakaw nitong mga sunod na Emilio Aguinaldo, may hawak ng flag, nasan yan? Ay pinangungutang pa nga, saan nagpupunta yung mga gintong yan? Kaya yung nag-privatize ng Pilipinas sa 1987, ibabalik niyo yung mga gintong ninakaw ninyo sa Pilipinas, hindi sa inyo yan. Yaman yan ng mga Pilipino, magsitigil na kayo. Kaya pala ipangungutang nyo lagi ang Pilipinas dahil ginawa nyo na kaming province, loko-loko kayo mga anak kayo ng dragon. Eh bakit hindi sasabihin loko-loko? Eh wala kayong iisip eh. Alam nyo naman si Jose Rizal, ipinagtatanggol ang bansa, ang pinagtatanggol nyo. Balutin kayo ng picking flag ni Emilio Aguinaldo na hindi sumuko at nagpa-firing squad matapos niyang patayin ang kasaysayan ni Dr. Jose Rizal at kasaysayan ng Katipunero at kasaysayan ni Andres Bonifacio. Ha? At si Ramos hindi pa niya isinama rito. Siya ang nagbenta, ha, ng Port Bonifacio. Ha? Ibabalik mo yan, pero niyan. Sabi mo, modernization. Loko-loko ka. Ha? O, ikaw. Ha? Kaibigan ni Janet na pulis na isang INTSEK, INTSEK ka rin pala. Yung ninakaw mong bilyon-bilyon sa PDAP scam, ibalik mo na. Maghihirap kayo lahat eh. Hindi naman si Jose Rizal nagnakaw sa Pilipino pagkatapos gagawin kang bayani. Oh. Eh baga bumagsak pala ang eroplano na isang puno, ha? Sa Beijing at kasama itong lahat na itong list of Chinese Filipinos. Gagawin kayo lahat ng ano nito. Rebolto para masemento ang kasaysayan ng China dito sa Pilipinas. Dahil sinimento nyo ang kasaysayan ni Rizal doon sa Jinjiang, China. Hindi ganyan ang paggawa ng history.
Ang sabi nyo si Rizal, ha, sa paragraph 10, ha, at paragraph 9, do not disturb the rest of those who are in vigil in our cemetery. Of those people who died under the sky of the Philippines to give life for our country, for our people. Oh, nagbigay ba kayo ng buhay sa pangka-Pilipino, di ba? Nagnakaw kayo? Paid up scam, $900 million lang kung ano-ano dyan na ninakaw ni Lucio Tan, pati kasaysayan ng Pilipinas at mga ginto at mga lupain. Oh, G.C. Robredo, nalaglag sa aeroplano, national hero. Paano kang magiging hero? Ano bang pinaglaban mo? Hindi mo nga naipagtanggol ang Pilipino sa mga drug. Dumami nga ang drug lord sa panahon mo. Oh, totoo o hindi? Ruinso Luis, baka nakipaglaban ka sa Abu Sayyaf, kaya naging hero ka. Ha, kasi sa Abu Sayyaf, pag namatay ang Abu Sayyaf, martyr. Pag namatay ang INTSEK na People's Liberation Army, hero. Oh, kaya nagpapatay ang Katoliko at Islam, pero sila INTSEK at yung isa naman, Malaysia. So, ang nadadamay lamang talaga dito ay yung mga natural na Pilipino na kinumbert ng mga dayuhan. Kaya masama ang reliyon. Ha? Yung faith na pumapatay. Oh, Cardinal Sin, isang dahilan kung bakit nabago ang istorya ng Pilipinas at nakalaya yung mga People's Liberation Army. Ang nakalaya itong si Juma Season at nag-celebrate ng 50 years. Katulong siya ni Cory Aquino. So, walang maipagmamalaki dito ang mga INTSEK, ha? Na sila ay founding father ng Pilipinas, father of thieves and smuggler of Philippine history. Yan ang talagang pwedeng bagay sa inyo. O, diba? Totoo, hindi? O, saan ka nakakita na diligin mo ng shabu ang mga ang buong Pilipinas? Ha? Bago ka bibisita dito sa bansang Pilipinas, ikaw, former governor of China, si Jinping. Ha? Bago ka dadalaw dito kayo, Dr. Si Rizal, at mag-aawa-awa ang kat iiyak-iyak dyan na pinatay ang kamag-anak mo sa Pilipinas ng mga militar na Pilipino. Pati si Binigno Aquino pinatay din ng militaryong Pilipino dahil sa New China. Mabuti na lang nailigtas ni Cardinal Sin itong si General Yefe. Kaya napakapalad nitong Santa Santita na si Corazon Aquino dahil napawalan niya itong si mabuti lang napawalan niya ito si yung founding father noong 1968 ng People's Liberation Army Communist Party of the Garden of Eden na si Jose Maria Sison. O ano ito? Ha? Saan mo hinugot yung lakas ng loob mo na pumunta kay Dr. Si Rizal at nagpasalamat ka at marami kang napatay na mga Pilipino dahil sa tanim ebidensya ng shabu, ha, na systematic genocide o mechanized genocide ng mga Fujian Chinese diyan sa China. At nagpadala ka munang mauna na itong mga drugang ito para pagpapatayin mo ang mga inosinteng tao. Ha? O, asan yung sinasabi mo na kayo ang gumawa ng buhay ng Pilipino? Kung kayo ang gumawa, bakit nagpapadala ko yung mga drug lords, mga plunderers, mga shabu dito sa Pilipinas? Ha? Oh, yan. Oh, galing sa Xiamen. Galing dyan sa Xiamen si Emilio Aguinaldo. Si Cory, dyan din pumunta. Lahat ng tuta nitong si Emilio Aguinaldo, dyan pumunta sa Xiamen. History ng Xiamen. At Jingjiang ang sinasabi, history ng ancestors nila. Walang kasaysayan, walang shared history kayo dito kung hindi ang kumuha ng buhay. At lakawin yung kasaysayan ni Dr. Si Rizal at gamitin ninyong lotion, yung dugo niya, ha? Parang maging bayani kayo ng China. Hindi yun ang heroism na sinasabi ni Dr. Si Rizal. How many times na sinabi niyang nagbigay siya ng buhay sa bansa at isunuko niya? Hindi siya sumuko sa mga dayuhan. Hindi niya sinuko ang huling hininga ng Diyos na nasa kanyang kaluluwa. So, mahiya kayo. Ibalik niyo ang ninakaw niyo at magiging hero kayo.
Isuko nyo yung buhay nyo, yung mga krimen na ginawa nyo sa Pilipinas for 123 years sa pagpatay nyo kay Rizal at sa Katipunero at sa lahat ng mga Pilipino, ano, ay magiging payapa ang buong mundo. Kung ayaw nyo ibalik, yan ang magiging bunga ng World War 3 dahil ang pinagmamalakin nyo ay ang kawalang hiyaan ninyo. Ninyong mga Intsek, ano? Oh, kailangan ginawa ng ancestors nyo yung Pilipinas at kayong naging founding father, basahin nyo nga doon sa fishermen, fisher of men. Wow! O sige, babay na mga bulaang propeta ng China. Ah, tumigil na kayo ng kawi witchcraft historian. Mahal kayo ng Diyos, magbago kayo, magsisi kayo sa kasalanan ninyo, dami nyong pinatay. Kayo mga pare na nag-convert ng maraming Katoliko People's Liberation Army sa Pilipinas, ha? Punong-puno na ng dugo yung iniinom nyo dyan na kupa. Ha? Punong-puno na ng dugo at mga makasalanang politiko yung pinag-iinom niyan, tugilan nyo na yan, yung kahihipnotismo, mga tanga. Doon kayo mangaral doon ng kalukuhan. I-convert nyo ng People's Liberation Army yung apo nyo at patayin nyo yung lolo nyo. At sabihin nyo, hero yung lolo nyo sa pagpatay ng mga Intsek. Mga walang hiya kayo. Mga anak ng hayop na dragon. Layas na kayo. Bansa ito ng Diyos at bansa ng mga anghel at bansa ng mga anak ng Diyos. Hindi nyo pwedeng gawing alay sa inyong pagsisinungaling. Mga anak kayo ng Diablo sa John 8.44. Basahin nyo yung John 8.44. Yan ang tama sa inyo. Ginagawa nyo yung katotohanan, yung kasinungalingan ng lulo nyo. Oh, pwede man bang hero yung mamamatay tao? Kriminal, magnanakaw ng kasaysayan ng human civilization? Hindi pwede. Kakahiya yung mga apo nyo. Ha? Oh, yung mga apo, mag-revolusyon kayo laban sa inyo mga lulo. Dahil nakakahiya kayo sa buong mundo. Nakakahiya. Ha? Nakakahiya ang dugo ninyo.